Hi, I'm Daddy Heinz. Hi, I'm Mommy Debbie. Hi, I'm UFO. I don't think that. Hi, guys. Good morning. So, ang aga ko ngayon dahil maitatry akong bagong recipe. And hindi ako nag-color ng hair. Ginamit ko lang is yung purple conditioner na from Lavish. Ayan. Mas siya, ashy siya ngayon. Hindi na siya parang orange na kala mo. Parang hindi natapos na bleach. Parang ganun. Or parang na-bleach lang siya. Ayan. So, maganda yan after ilang days kasi mag-fill and mag-white yung mga yan, mga yan. Anyway, maaga ako ngayon. Pupunta ako ng Townville kasi Pure Gold sana kailan, parang feeling ko hindi kompleto doon. So, mas kompleto sa Townville. And mas safe mag-grocery sa Townville kasi mas mahigpit yung mga guards dun kapag binababa yung mga face shield, yung mga ganyan, mahigpit sila. So, ayun. Pag binababa kasi yung face shield dun, naninita talaga sila. So, ayun. Guys, sarado pa yung Robinsons kasi 8:38 pa lang. So, dun ako hanap sa Pure Gold or sa Townville na lang. Kasi ayoko masayang yung oras ko dahil magluto ako, magsasaing. So, pag-aaralan ko pa yun, syempre dapat masarap. Diba? So, dun ako sa may try ko na lang sa iba. Sayang yung oras ko mag-antay dyan, guys. Guys, nakita ko lang to sa TikTok, but minodify version ko. Instead of parmesan cheese, nilagyan ko ng parmesan cheese na medyo marami. Tsaka Eden cheese, yun na naman nagpapasarap dito. Medyo visible lang yung ground, yung pepper. Pero okay lang yan, pambahay lang naman. And then, dapat meatballs to, pero naging ganito siya kasi nadamihan ko siya ng egg. Dapat pala isang egg lang. Pero pwede na yan, sarap naman daw. So yun. And then, meron pa for tomorrow. Cheese, ang dami naman yan. So, yun. Hi, guys. Ano kayo lang, mama? Ha? Oo nga eh. Ay, Ruben. Kila, mama. May package pala ako. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo. So, alam ko, to, check natin. Dito ko kasi pinapapackage yung mga And guys, playtime namin ni Hugo kasi ini-exercise ko na rin siya. At least may activity siya, 'di ba?
Kakatakbo na lang. Ako, nag-skipping rope ako. Wow, good job! Mwek! Ayan, guys, itong aking dinner oats, tsaka may konting bacon. Konti lang naman, kaya okay lang yan. Pampapak lang. Hindi kasi nakakain yung bacon dahil ako lang kumakain. Si alam si daddy. Ayan. Ilhalo-haloin ko muna, guys. Dito, guys, hindi ako nakapag-vlog lately. Pagpasensyahan nyo na. Dahil busy-busyhan. Tsaka minsan wala naman akong ginagawa. I mean, wala naman din ako ma-share sa inyo. Kaya pag may ganap lang, tsaka ako nag-update. Like tomorrow, may pupuntahan ako. Magpapa-ano kasi ako. Trans V. Parami na yan, girls. Dahil, hindi dahil pregi ako, guys. Dahil sa aking PCOS. Actually, nung bago ako, nung time na bago tayo ikasal, or kinasal na kami ni daddy, nagpa-check up ako, sabi namin, gusto namin magka-baby, ganyan. Sabi ni Doc, although normal, ang normal yata na cyst, yung mga bukol-bukol dun sa, basta ito lang yung sabi sa akin na ni Dr. Reyes, noon ha, kasi daw na iba na rin daw before. Dati kapag may apat or lima kang cyst, medyo ano na yun, normal ata yun. So, pag 6 to madami na, 6 or more, parang PCOS na yun. Marami ka ng mga sisis sa ganap dun sa ovaries bar or something. Tapos, ako that time, 9 yung mga cyst ko noon. Sabi naman ni Doc, sa ngayon, nag-update na daw kasi 9 is normal. Pero ang dami na rin yun. Imagine niyo 4 lang dating normal, hindi naging 9. So, kung dati 4 yung normal, kung 9 yung mga cyst ko, madami yun, di ba? Wait lang, kailang utom na ako, guys. Hugo, can you get my headband there, please? There. Please. Humakotong dito ko tuloy, Dad. Why? Pag umungoy ako. Can you get your headband? Can you get my headband? Ang sumakit dito, oh. Kasi, tuturuan ko si Hugo mag-skipping rope. Ang nangyari, tumalon siya bigla. Nasa baba ko pala siya. Gumanon, my headband, please. Naglumin niya yun dito. Sobrang sakit hanggang dito. Buti nga nalesin. Minasage-massage ko siya. Ay, very good. You know how to wear your headband now. I'm so proud of you. Can I see you? You do it? Like this, and then like that. High five. Very good. Then I'm still going to ask you to do it like this. Yeah. Just do like that. And then it's already fixed up. I can wait. Yeah. So, alam mo yun, parang feeling ko na mahirapan kami pang magkaanak kasi marami ako. Tapos, ano ba ginawa nun? Hindi ko alam kung may pinainom sa akin that time. Hindi ko na talaga matandaan kasi that was 4 years ago or 5 years ago. Ay, 6 pala, 6 years ago. Kasi mag-tutorials kami ni daddy nung nabuo si Hugo. Ayun yung kwento. Tapos ngayon, ang weird ng pakiramdam ko. As in, same kami nang naramdaman ng pinsan ko. Pero siya may mas parang worse yun sa kanya. Kasi dahil sa PCOS niya, tawag dito, marami siyang na-experience. Like sakit ng ulo, sakit ng puson. Tapos parang 5 times a year lang siya magkaroon. TMI guys, pero yun, spotting lang siya. 5 times a year na nagkakaroon. I mean, sobrang sakit. Until parang naghimatay na siya. Tapos, lagi masakit yung ulo. May tinuturok sa veins niya. Para, basta sabi siyang ganun. May tawag din, nakalimutan ko yung tawag niya dun. Pero ako, so far, parang bago pa ito lumala, bago ayoko siyang baliwalain. Kasi marami na sa akin, marami na ako nakifeel na hindi talaga siya okay. Like, lagi masakit ng ulo ko. But, I'm totally fine, guys. Bakit na sa mata mo? Hindi rin sa mat... Hindi rin dati pa... Nagising ako nung Saturday, di ba? Na ang sakit-sakit ng puson ko. Sobrang sakit. Ginising ko si daddy. Sabi ko, dad, hindi naman ako napupupo. Iba yung klase ng sakit niya. So, siyempre, Google. Akala ko, buntis ako. Kasi baka daw nagsistretch lang yung ganito. Eh, nag-PT ako kahapon. Negative naman. Tapos, nag-PT rin ako before na feeling ko na preggy ako. Tapos, nagpipills naman ako, guys. 3 months pa lang siguro nagpipills ako. So, gano'n na nga nangyari. Tapos, ang sakit talaga ng puso. Inilagyan lang ng Tiger Balm ni Daddy, kaya medyo nalesen yung sakit niya. Pero iba talaga, intense yung sakit niya.
Sabi ni doktora, magpa-transfer daw ako. Ngayon, ang hirap-hirap naman magpaano, pero okay lang, thank God, kasi yung PCC sa Maxi... PCC? May available bukas. Give up ko muna yung schedule ko sa housekeeping ko kasi review-review lang naman yun. So, ang importante yung kayusugan ko, guys, kasi may isa pa naman kami review. Yeah. It's okay. Wait, let me talk first because I'm vlogging. What did you tell me last night? If I'm vlogging, you should not. What? Remember that. You told me last night, when I'm vlogging, you should what? Should not talk. Because it's okay. It's okay. Just figure it out so you will know later. Try another color. Try another color. So, yun nga guys. Yun yung ganap sa akin. Tapos, diba nga, tas napapansin ko, kahit anong diet ko, workout ko, buti lang nag-workout ako kasi it really helps kapag active ka. Kasi kung hindi, siguro sobrang medyo magigain ako ng weight. So, isang factor yon. Kaya bakit din ako nagiging mas active ngayon ko napapansin yung marami akong tinatry na workout. Kasi mabilis ako magsawa sa isang workout. So, lahat tinatry ko as much as possible. Para rin makatulong din sa sarili ko. Ayun. And then, tawag dito, kasi meron, kahit anong diet, workout ko, parang meron akong nagkaka-fats yung chan ko. Kasi yung effect niya, sa pinsan ko, pumapayat siya ng sobra. Meron naman, it's either naman, kasi nabasa ko yun, it's either pumapayat ka ng sobra, or medyo nagigain ka ng weight. Depende yan, guys. So, yun. Yun yung effect niya. Tapos, basta sabi ko, tapos minsan, masakit ulo ko. Hindi alam kung ba't mainit lang, or what. Sabi na, di ba, kalaw sa mata ko, pero by I doubt, kasi minsan na may mga cramps ako, pero di naman sobrang sakit. So, much better na lang na magpa-consult tayo. Well, meron naman kaming health card, so nagamitin ko na lang. Kasi guys, syempre mahirap magkasakit ngayon. Kasi dahil yung na-experience ko, first time ko na-experience yung sakit ng puso na yun. Kaya, kahapon, sobrang busy akong tumawag kung saan clinic, saan ano ba, available. Ganyan, kasi iba talaga yon. Kaya sabi ko, buti na lang bukas meron. Maaga nga lang, 9 to 11. Pero titiisin ko na lang guys, kasi para sa health ko naman yun, diba? And then, ano pa ba? Yun lang naman, kaya rin ako siya nakapag-vlog. Kasi, syempre, priority ko naman yung anak ko ngayon. Kasi mas malaki na dati, kaya pa dahil... lumalabas-labas ako lagi dahil si daddy hindi naman siya work from home. But ngayon work from home, mas choice na rin namin na magstay na lang din sa bahay. And wala naman ako ma-share din naman sa inyo. Kaya pagpasensya nyo na, but minsan guys, or madalas, kadalasan ko na yung pag-vlog ko. Okay? Ayun. Oh, later na lang, girl. Marami ako sinasabi, kakain muna ako.